yun mga ka-tips at magandang araw lang po sa ating lahat. At ngayon lang po ay i-share ko lang po sa inyo yung dalawang vitamins na nahiyang po sa aking mga chinggol. At talagang mga re-recommend ko po sa inyo na ito po ang inyong gamitin. At tara, sabahan niyo po ako mga ka-tips. Yon mga ka-tips at magandang araw po sa ating lahat. Ayan at ngayon po ay Tuesday no at balita po may bagyo po. Kaya mag-ingat po ang lahat at sana safe po kayo palagi mga ka-tips at ayan at maulan at mahangin po mga ka-tips at yung mga nag-aalaga po diyan ng bago pa lang mga sisiw pa lang po at ayan i-ready niyo na po ang inyong solar na ilaw or rechargeable na ilaw or gasera. Yan, pang ilaw po natin at heater, no? Tulad po ng sinabi ko, uling, mag-ready na po kayo niya mga tips. Kasi ba, asahan po natin yan ng brownout. Panigurado po yan, kakaroon po tayo ng brownout yan. Kaya ready nyo na po yan mga tips para wala pong maging problema at wala pong maging mortality sa ating mga alaga o mga sisiw yan mga tips. At yun po, update po sa aking mga manok po ay walo na lang po natitira mga tips. Tinira ko po muna kasi mga tips, no? Ang timbang po kasi nila ay 1.5 eh meron pa po ako natitirang feeds na po eh pinapaubos ko lang po sa ako po ay harvest para po hindi po masayang yung feeds mga tips na update naman po nakabawi na naman tayo sa puhunan mga tips na 14,000 itay nyo na lang po sa vlog ko kung magkano po yung kikitain namin mga tips na po. Ayan, paalala ko lang din po sa inyo mga tips dahil yan maulan at malamig ang panahon. Ayan, lagi nyo pong painumin ng gamot po. Kung maaari, agapan nyo po agad. Kung may nakikita po kayong nakatayo na natutulog, painumin nyo po agad ng gamot. Lahat po yun sila. At yun mga ka-tips, at ang aking pinapainom lang lang po ay Rebus Strip, no? Pag 1 day to 7 days. Tapos po, pag may nakikita po akong malalang sakit, ay nagpapainom po ako ng Bremoxid or Ambroxetil yan na tips. Yun lang po ang inyong gawin at hiwalay nyo lang po at painumin nyo ng matapang at yung iba naman po ay painumin nyo po ng lahat na po sila painumin nyo pero hindi po gaano ka tapangan eh. Medyo sakto lang ang ipitimpla. Yun po, ganun lang po ang pagtitimpla po nyo. Bahala na po kayo magtansya. No? Tansya na naman po kung matapang o hindi. Yun po, nakikita naman po sa kulay kailangan yung blue. Hindi po masyadong blue. Yun po. Dapat sky blue lang. Ganun lang po ang gawin nyo mga ka-tips. At yun mga ka-tips, yun lang po ang inyong ipapainom na po. At meron naman po tayong video nyan mga ka-tips. Bisitahin nyo na lang po sa YouTube ko po mga ka-tips yung sa baba. Ayun, nandun naman po yung pamamaraan na aking ginagawa po. Dahil panigurado po na ganito po ang panahon ay mararanasan nyo po talaga yung iba't ibang mga sakit na senaryo na mararanasan nyo mga ka-tips yan. At nasa video ko na rin naman po ng mga dapat nyong gawin, dapat nyong ipainom at paano po may iwasan yung pagkakasakit po nila mga ka-tips. Ayan. At yan na bago tayo magsimula sa ating share ko po sa inyo yan. Nagpaalala po muna ako mga ka-tips no, para at mamaya dire-diretso na po ang ating pagpapaliwanag na po about po sa aking pinapainom. Ayan. At dito naman po ako no, bulit tumila na po. Ito, mga tips, ito po yung naiwan ko. Yan, medyo, yung kalahating kilo po yan. Iba isang kilo. Kaya medyo pinatagal-tagal ko po. Mga dalawang araw siguro. Yan, pwede na i-harvest yan. Ito, tubo na namin ito, mga tips. Kulong piraso. Tapos, kanina, ay siyam, ay tubo na rin yun. Dahil nung isang araw, inasambot na po namin yung gastos dito. Yan. At pakain pa rin po namin. Tegra to. Na may halo pong maes na durog. At Fitment Pro. At yun, punta tayo ng kubo. Nandun po yung aking mga gamit, mga tips, para po i-explain ko na po sa inyo yung aking na-discover at humiyang po sa aking mga chainboiler. At yun na po yung aking talaga ipapainom. At hindi na ako mag-change pa ng iba, mga tips. Yun na talaga. Dahil, dahil sa resulta na nangyari ay ayos na ayos naman po. At hindi na kailangan pa tayo mag-try pa ng ibang vitamins na po. Yun mga ka-tips, at i-share ko na po sa inyo yung aking pinainom. At ito po yun. Ha? Yan, lagi ko naman po sinasabi sa inyo. Vitamin Pro mga ka-tips. Yan.
At Bitmain Pro, yan, na-explain ko na naman po sa inyo, yan, maganda po ito at talagang nandito na po lahat, no? Immunity Enhancer, yan, Energy Enhancer, saka Anti-Stress Enhancer, saka Digestion Enhancer, mga tips, saka Group, yan. At talagang maganda po yung kalidad nitong vitamins na ito, mga tips, no? Mura na rin at 25 peras po yung sachet na ito, mga tips, no? At talagang sulit ang pagpapainom nito, mga tips, simula 8 days magpainom na ho kayo ito. Kasi pagkatapos po nung 1 to 7 na pinapainom natin na Rebostrip, ay ito na po ipainom nyo. 8 days magpainom na ho kayo, dire-diretso po hanggang magka-harvest na po, hanggang ma-achieve nyo po yung timbang na gusto nyo po, mga tips, yan. At talagang subok na to. At sunod naman po ay ito, mga tips, no, extra powder, yung bago ko pong pinapainom, no. At marami na rin po talaga nagsuggest sa akin ito, mga tips, no. Hindi lang po dun sa nagko-comment sa akin, mga solid supporter po natin, kaya sa mga kaibigan ko rin ho na nagmamanok ng mga panabong, mga tips, talagang ito rin yung pinapainom nila, dextrose powder. Kasi itong dextrose powder ay nakakatulong po ito para hindi po ma-heatstroke ang ating mga broiler po, no. At may growth na rin siya, no? Nutrients. At maganda na rin siya, nakakapagpalaki na rin siya, nakakapagpataba na rin siya, mga tips to. At yun naman po, i-explain ko naman po, no, kung paano ko po ito ina-apply sa kanila, mga tips, ano. At ito po kasi dextrose powder, mga tips, ano. Una ho, tinaray ko po ito ng 8 days ng isang sachet na ganito. Ito po kasi ay nagkakahalaga ng 45, ano po. At tumagal po sa akin ito ng isang linggo, no. At ito po ay pinainom ko ng umaga hanggang gabi po, no. Maganda naman po yung naging resulta, ano po. Kaso po, nakukulangan pa rin po ako. Talagang sinamahan ko pa rin po ng Bitmain Pro. At ito po ay ina-apply ko lang po siya sa umaga, no, pag mainit po ang panahon. Yan, pag iniingil po kasi anti-dehydration po siya. Yan, ina-apply ko po siya tuwing umaga, tanghali, hapon. Yan, ina-apply ko po siya palagi. Talagang may halo po sa tubig, no. Talagang hindi po muna ako nag-print kasi ino-observe ko po yung resulta nito. Yan. At next naman po ay sa gabi. Kaya ito naman po yung aking pinapainom, Bitmain Pro, sa gabi po. Dire-diretso na po siya. Dire-diretso. Ina-observahan ko rin po, no. Kasi nagsimula po ako ng 8 days hanggang 14 days. Ina-observahan ko po, no. Pagdating po ng 14 days, napakaganda ng resulta, mga katips, ano po. At talagang maganda. Nasa tamang timbang. Ayos po, no. At pagdating naman po nung nag-change na ako ng ano, nag-change na ako ng Integra 2. Doon po natin nakita yung pagkabagal ng paglaki nila, mga tips. Kaya gumawa po ako ng paraan, no, kung paano po natin ma-resolve yung ating paghabol po sa timbang. At nakita nyo naman po sa video ko, no, mga tips, yung mga solid ko pong supporter dyan. Nakita nyo naman po yung resulta na nangyari po. Nakahabol po ng timbang yung ating mga chicken broil. Umabot po ng 2 kilo at 1/4, no, yung pinakamalaki. Yan, ayos naman po. At dahil nga po sa discarding na aking ginawa, mga katips, ano. At ganun, continuous lang pagpapainom po ng ganito. At nag-a-alternate po ako ng tubig, ano po. Nag-a-alternate din naman po ako ng tubig para hindi naman po sila masobraan sa gamot, ano po. Bali, dalawang sa umaga, dalawang beses po, ano, pagpapainom ako nito. Dalawang beses isang galon. Pag naubos po yung pangalawang galon, ay maglalagay naman po ako ng plain tubig. Tapos ganun po ulit ang setup, dire-diretso. Ganun lang po. Tapos po sa gabi ay dahil nagtatambak na po ako, no. Nagtatambak na po kasi ako ng tubig para sa umaga po sakto na, no. Ang ginagawa ko po ay dire-diretso na. Dire-diretso na. Simula alas 7 hanggang madaling araw, dire-diretso po nagpapainom po ako ng ganito. Bali ang ginagawa ko po ay matapang tas medyo matabang. Ganun po yung discard na ginagawa, mga katips, no po. Yan, para balanse po yung pag-inom po nila ng vitamins. No? At nga po, continuous lang dahil kailangan po natin humabol, no, ng timbang. Pagdating po ng 25 days, yan, 25 days, no, ay yan, nakikita na natin yung resulta, nakakahabol na, mga katips, no. At sinamahan ko naman po ng ito, isa pa,
asukal mga ka-tips. Pag po tayo nagpe-plain ng tubig, ay naghahalo po tayo ng asukal, no, mga ka-tips, no? Alam naman po natin ng asukal ay maganda rin siya dahil kapag pataba din siya, nakakatanggal din ng stress. Ano po? At dahil ang asukal ay matamis at nakakaroon sila ng pagkauhaw at inom sila ng inom ng tubig at yun po yung nagpapaganda sa kanila para po tumuka ng feeds na po. At yun, dire-diretso ng tuka sila ng tuka at gumaganda po. Pagdating po ng 27 days to 30 days, ayan, nasa 1.6, 1.7 na. Ayan, hindi pa rin po ako nag-harvest, no. Pagdating po ng 32 days, yan, doon po, no, naglabasa na po yung paglaki nila. At umabot na po ng 2 kilo, at 1/4 nagulat po ako, no, pagdating ng 33 days. Ganun, patas po ng patas. Kaya, continuous lang yung ginagawa ko dahil malalaki na sila at mainit po nun. Painom po ako ng painom ito sa umaga para hindi po sila may heatstroke, no? Yan, at sa kagandahan naman po ay wala naman po tayo na heatstroke dahil po dito, no? At parang electrolytes na rin hose tawag doon, no? Yan. At sa business pro, ganun, continuous sa gabi. Gabi po tayo at malapit na tayo mag-harvest, no po? Ay kasukal na po yung pinapainom natin, no? Kasukal na. Para po hindi na po humalo sa kanya yung gamot. Yung habit ng tro, no? Asukal na ang ating pinapainom sa kanilang tubig. Yan po ang diskarte na aking ginagawa po, mga ka-tips. At sinamahan na rin naman natin ng maes. Sabi ko nga ho, at ang maganda ho sa aking mga chicken broiler ay yung maes po na durog, no? Dahil nga, gumanda po yung kanilang paglaki. At napakalaki ng paa. Talagang ayos na ayos, mga ka-tips. Yun, doon po tayo nakabawi, no? At kinonsume din po ng bali 5 kilo din siguro nakain nilang maes, mga ka-tips, no? Napakain ko sa kanila 5 kilo din. At yun, tingin ko talaga medyo maliit lang po ang ating kikitain, mga ka-tips, no? Dahil umabot din po tayo sa mura. Tapos ganun pa rin po yung presyo ng feeds, mahal pa rin po. Eh, yun, medyo maliit po ngayon, hindi katulad po dati na 17. At abangan nyo na lang po yung video ko doon kung ano po yung mga ginastos natin at kung ano po yung mga iba't ibang pinagkastosan ko at magkano po yung kinita natin. Yun po yung abangan nyo sa susunod kong video, mga katip ko, taubos po nun. At yun, at sana may natutunan po kayo sa aking video, mga katips. Yan, at maraming salamat po sa patuloy na sumusuporto po ng aking YouTube channel, mga katips. At dito na po ako, hindi na po ako nag-gala pa ron. Dahil naambo na rin, at nasa kubo tayo, dito na lang tayo. At yun, maraming salamat po ulit. Huwag po kakalimutan mag-subscribe at click nyo rin po notification bell para lagi po updated sa aking mga video. At thumbs up na rin po, mga katips. At happy farming po sa aking.